Hello guys, Pasmo Vlogger is here. So, mayong buntag, mayong udto kaninyo guys, mayong gabi isa inyong tanan. So, karoon akong water guys is maghimo ko, magawa ko ng kilawin na tuna. Okay, wala akong ano guys, wala akong kamatis na stock. So, ito yung my ingredients guys. Whipping cream, sea salt, at saka apple cider. Asahan nyo, sobrang sarap nito. Yung paano gumawa ng walang, kasi Pinoy tayo eh, may hindi tayo sa bitchin or whatever, yung pampalasa, ito yun lang. Wala eh tayo yung kamatis, so buhusan natin yung tuna, yung katid tuna, buhusan natin yung suka guys. Tapos, yun. Ganito rin nyo guys, wag nyong i-ismas o wag nyong pigain. Wag nyo masyadong pigain. Slight lang yung pagpigaan nyo nito sa suka guys. Ganito guys. Lagay mo sa kabilang lagayan. Ganito. Ito yung tanghalian ko guys. Kaya keep on watching. Stay tuned guys. Yan guys. Lipat natin siya ulit guys. Ganito guys. Ito na yung tuna natin na pinigaan ng suka. So, let's see paano magtimpla. Asahan nyo guys, napakasarap nito. Ito yung palagi kong ginagawa dito. Ito yung, alam nyo naman siguro to, di ba? Pangpadagdag asim to siya guys. Kasi medyo ito siya masim-asim. Sibuyas, tapos luya na. Ako kasi kung gusto niyo yung takam niyo yung luya, pwede niyo pigain yung katas, ilagay nito. So sa akin is ano, dinikdik ko muna siya, then hiniwa-hiwa ng maliliit. Kasi mas gusto ko pagkain ko nito yung matakam ko yung ginger. Ito yung ginger na dinikdik ko muna siya bago hiniwa-hiwa ng maliit. So, ito naman sa atin, di ko alam kung meron to sa atin. Ito naman yung beetroot. Ito yung beetroot. So, wala akong kamatis. Walang bitchin to guys. Walang bitchin. You see, ano lang yung ingredients meron ako. Sa akin, swak na swak yung lasa. So, kung gusto nyong haluan ng mga gulay, like fresh cucumber, pwede din. Kayo na bahala kung anong kasi style ng pagkakat nyo. Basta yung kagustuhan nyo lang, sa kagustuhan nyo lang, base lang sa kagustuhan yung design. Gusto nyo yung may design na parang flower din siya, nasa inyo na yun. So ito naman yung cucumber na maliliit guys, na ano, nilagay sa jar. Anong tawag nito, nakalimutan ko, mamaya ilagay ko dyan kung anong mga name ng mga ingredients ko dito. So ito yung sistema ng pagkahiwa ng sibuyas ko din guys. Depende din sa inyo kung paano nyo hihiwain. So, tingnan natin anong kalalabasan. Basta asahan nyo, sobrang sarap nito. Ilam ko lang ng tanghalian guys. So, ipaghalo-haloin natin to guys. Kayo na bahala kung ilan yung gusto nyong asin, ilang kilo yung ilalagay nyo, tak-tak nyo lang. Ito yung iodized salt yung ginagamit guys. Hindi ako magagamit ng bitchin guys o anong pampalasa guys. Sikreto ko sa mga niluluto ko, hindi kasi sila yung mga isyan, may sa marami silang klase ng ingredients. So ako is nagmamagic kasi di ko naranasan to sa Pinas. Kaya dito ako nagmamagic ng walang bitchin. Paano magpasarap ng mga niluluto mo na yung may mamis na ibang ingredients, yung wala kayong stock. So magic guys. Ayan, tinaktakan ko ng asin. Kunting binigar lang guys. Kunti lang.
kasi masayang din pagdamihan yun, itatapon nyo din. So, para iwas maubos ng madali. Yung sakto-sakto lang yung paglagay nyo na yung hindi masasayang. So, lagay natin tong ito guys, itong ginger para yung amoy at saka ano niya is ma-absorb sa una guys, ganyan guys. Pwede din nyo siya ihaluin yung mga ingredients sa isang bowl guys, together na with the vinegar or the salt, then this one. Pwede nyo ihalo na lahat, then bago nyo ibuhos sa tubig, depende yun sa inyong style. Depende yun sa anong proseso ng paggawa ninyo. So, yan siya guys. Ipa-absorb ko muna yung suka at saka yung iodized salt guys at saka yung ginger na dinikdik siya. Depende sa inyo paano nyo i-pound. Then after that you cut it like this. Kung sa taong mahilig na yung matakam nila yung ginger sa bibig nila. So, if hindi nyo gusto yung ganito, pipigain nyo guys. Yung katas lang ng ginger yung ilagay dito. Masarap din siya. So, sunod natin ito, sibuyas guys. Yung may ingredients guys. Sigurado guys, masarap nito. Makalimutan nyo yung pangalan nyo. Or pangalan ko. Hehe. Ito yung way ko magawa ng aking pagkain guys. So, asahan nyo, di man masarap ang gumawa nito. Pero yung ginawa ko guys, sobrang sarap nito guys. Yan guys, yung cucumber. Fresh, ito yung fresh. Fresh kong cucumber, ito naman yung lagay sa jar, yung maasim, right? Ito yun siya. Para magdagdag ng asim. Ito yung magdala ng asim sa ano natin. Kunting suka lang. Tapos ito. Yan. Yung pang dipindi sa inyo. Sa panlasan. Yan siya guys. Tutulungan din natin mag-push yung kutsara sa sa kabilang kamay na. Ano guys. Para wala akong pang ipreparado ba guys. Magic ba guys, paggawa guys. Ito yung beetroot guys. Pangpa. Yung sa mga, ito yung gulay nila, yung fresh gulay nila sa salad. Ayan, ihalo ko din to guys. Ito mapula-pula. Ito maganda din to siya sa katawan. Ito yung kinakain ng mga amo namin. Lalo na yung sa mga tawag nito. Good din to siya, high blood pressure siya guys. Or sa mga kulang sa dugo. Keep on watching guys, makikita nyo gaano to kasarap guys. Makalimutan nyo yung name ng gumawa guys. Ito lang yung simpleng paggawa pero masarap, asahay guys. Suka, iodized salt guys, at saka yung mga iba pang ingredients mo dyan. Ito lang yung tanghalian ko. Tsaka isang timbang kanin. Oh. Tsaka bandihandong kanin guys. Pwede na. Ito yung kahit anong klaseng whipping cream guys. Ito siya yung mag-control sa asim at tsaka ito yung magpalasa. Kahit anong klaseng whipping cream guys. Kahit wala kayong bitchin or itsipira kung ano yung ginagamit yung pampalasa. So, ito yung madali. Ito yung maganda. Ito yung maganda sa lahat-lahat. Kilawin. Or sa mga, yung sa like bake, kung ano yung binibake mo, ito yung magagamit. Ito, mostly ginagamit ko. So, asahi yung lasa. Sobrang sarap. So, ibuhos na natin, guys.
Ayan guys. Kayo lang yung mag-control kung gano'ng kadami na ilalagay nyo. Kung gano'ng din ka karami ng isda nyo kung saano nyo. Pag pang madamihan, nasa inyong mga kamay na yung paano mag-control sa mga ingredients na hindi masasayang. Yan, kunti lang yan sa guys. Baka magulat kayo bakit nagbiglang nag-pink or purple sa paningin nyo yung kulay. Kasi gawa yun sa beetroot guys. Yung beetroot kung nagdala ng kulay nyo. Yan, tandaan nyo guys. Yan. Pwede din kayo pag gumawa kayo ng salad, pwede din ito gamitin nyo. Masarap din siya. Yung like for example, gagawa kayo ng mga matatamis na yung mga sweets like that or cake to the best yung result. Ito na guys, ito na siya guys. Excited na ba kayong matikman guys? Ito na yung tikman natin guys. Huwag ako guys ha, kasi ang gumawa nito hindi masarap guys. Ito lang yun siya guys, yung finished products ko pala. Ayan. Asay guys, napakasarap nito guys. See, pulutin natin yung isa. Ouch. Yummy. Grabe guys. Lamig yun kayo. Super yummy. Thank you for watching. See you in my next video.